Eh, magandang araw ulit sa ating lahat. Nakabili tayo ng tilapia. Ngayon ang gagawin natin dito ay gagataan natin para mas lalong magkalasa ang luto natin ngayon, ano? Ayan. Pero ang gagawin muna natin dyan ay lalagyan natin ng asin. Ayan. Asinan muna natin tapos pipirituhin natin, ano? Sa kabilang yan. Lagyan natin ng asin yan. Yan. Mas maganda yung marami-rami asin kasi medyo matabang din ito eh. Tapos gagawin natin, pipirituhin natin. Lagi tayo ng mantika. Tapos pirituhin natin, ano? Maganda kasi yung prito muna bago gataan. Tarin natin, ano? Ganyan lang, golden brown. Siyempre habang inaanda natin ang ating mga sangkap, ang nangunguna dyan siyempre lagi ang ating sibuyas. Sinusundan lagi yan ng ating garlic at ng ating luya dahil magagata tayo. So yan ang mga pangunahing sangkap. At habang pinapakinggan natin yung tilamsik ng pagprito ng ating tilapia, yan, tuloy lang natin itong pag-aanda ng mga gulay. Isa sa mga ihahalo natin, yun, yung ating sitaw. Magpapadagdag din ito ng lasa. Mapaparami tayo ng kanin ito. Dagdagan pa nitong petsay. Ayan, nakpo. Ayan na. Ayan, medyo marami tayong gulay. At ito pa ang ating isang sangkap. Ayan, yung talong. Ayan, binabad natin sa tubig para hindi siya mangitim. Yan kasi ang technique dyan para hindi siya nangingitim, ano? Ito na nga pala ang ating napritong tilapia. Ayan, no? Handang-handa na at tamang-tama na to sa ating gagawing ginataang tilapia. Kaya tara, umpisa na natin. Yan, lagay lang tayo ng konting mantika. Tapos, lagay na natin ang ating bawang. Tapos, lagay na rin natin ang ating sibuyas. Pati na rin yung luya. Pagsama-samahin na natin yan. Isa rin namang kalalagyan ng lasa niyan. May kanya-kanyang paraan, no? Pero subukan nyo rin yung ganito. Ako, sigurado yung mapaparami tayo sa kanin. Lagyan din natin ng konting paminta. Yan. Tapos ilagay na natin yung talong. Alam nyo ba kung bakit inuuna natin yung talong? Dahil mas masarap kasi yung parang alam mo yung malambot na malambot yung talong. Yung parang sinisip-sip niya yung gata mamaya. No, pag nilagay na natin yung gata. Kaya inuuna natin yung talong na yan. Masarap kasi yan kainin pagka ano na eh. Yung parang lambot na lambot na to. Yung labsa na parang ganun. Pag sa mga gata ang pag-uusapan. Kaya inuuna natin yan. Haluin lang ng konti, no? Tapos pwede mo rin lagyan ng pakunting-kunting gata para hindi siya masunog. Kalambutin lang natin yung talong. Tapos ilalagay na rin natin yung ibang mga sangkap. Yan. Para hindi siya, ano, hindi siya dumikit sa ilalim. Although na non-stick pong ating nilulutuan. Pero para mabilis siyang lumambot. Yan natin ulit, no? Yun, no? Medyo ano na siya. Ayos, ayos. Medyo lumalambot-lambot na siya. So, pwede na natin lagay yung ating sitaw. Ayan. Pwede natin ihalo yan dyan. Yun. Gulay pa lang ito. Ulam na. Naku po. Kahit mga simpleng lutuin lang natin. Ano? Buhay natin dito sa ibang bansa ay ganyan. Takpan ulit natin ng konti, no, para maluto na rin itong sitaw. Tingnan ulit natin. Ayun. Pagka ganyan na, pwede na natin ilagyan ng ating gata.
huwag na muna natin lahatin para mamaya ay paglagay natin ng tilapia, ilalagay uli natin yung ibang gata. Nako, napakasarap nito. Mas maganda yung lutuin mo ng maigi yung gata. Tsaka kung mapapansin niyo yung talong, ayan o, medyo lumalambot na siya. Yan, sisipsipin niya yung gata niyan eh. Kaya yun ang magpapalasa niyan mami pagka nagkakanin ka na. Baka unahin mo pa yung talong kaysa tilapia. Kaya ayan, tingnan natin mami ano. Yan, tingnan natin ulit. Yan, pwede na rin natin lagay itong tangkay ng ano, petsay. Kasi medyo matigas din itong tangkay niya eh. Kaya unahin natin yan kaysa ang dahon naman niya ay isusunod na lang natin mamaya. Magkakasya kaya ang ating tilapia rito. Yun oh. Yan. Yan, konting ano pa, konting palambutin pa natin ng konti. Yan, tingnan natin uli. Yun. Ayan na. Kumukulo-kulo na. Ayan. Tapos ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin yung tilapia natin. Ayan ang tilapia natin. Ano? Ilalagay rin natin yung ibang gata pa mamaya. Lagay muna natin itong ating tilapia. Ayan. Medyo maliit ang ating lutuan kaya parang hindi magkakasya. Ilalagay na natin itong natitirang gata natin. Mas marami, mas masarap to. Yun. Lumalangoy na siya sa gata. Tapos niyan, takpan natin ano. Yan, malapit na ang finale nito. Ayos na ayos to. Yan o. Kailangan nating lutuin maigi tong gata. Ayan. Ano lang natin ano. Para yung sa ibabaw ay maluto na rin. Ako, napakasarap nito. Lalagay na rin natin yung ano, yung dahon ng ano, ng petsay. Yan. Kahit ihuhuli lang natin yan kasi yan naman ay madaling maluto. Yan. Ano lang natin ano. Ilalim natin para maluluto siya ng maayos. Konting minuto na lang antayin natin ito. Yun. Natakpan lang natin uli no. Ayan, tingnan natin uli. Yun. Ayan, pwede na to. Ako po, ayan na. Yun o. Kaya ihanda na natin ang kanin natin dito. Lalo na pagka bahaw na kanin. Bahaw yung kaning lamig. Ayan, napakasarap nito. At may sabaw-sabaw pa tayo. Yan yung ating ginataang tilapia. May sari-saring gulay din na kasama. Ayan, sana may natutunan tayo kahit simple lang. Merong kanya-kanyang pamamaraan pero subukan nyo rin yung ganito. Malay nyo, magustuhan nyo rin. Ayan, isi-serve na natin ito. Yun, umusok-usok pa. Naku po, ayan na. Ayan o. Kaya sure ball ako rito. Talagang mapaparami tayo sa kanin ito. Yan. Yan na yung ating ginataang tilapia. Ayan. Tara, kainan na tayo.